ちして。Ready now? So tayo po ay magsitayo upang bigyan natin ng parangal ang Diyos sa sambahin natin. Although wala pa yung iba, so until we, bago po tayo pangunahan ng ating kapatid sa pananalangin, Sister Jessica. So hinihiling po natin that in this time, it is a time of worship, so we will worship all together. So kaya mga kapatid, tayo ay sama-sama, magkaisa tayo with your voice, with your amen. So amen. Kaya para lahat tayo in one accord, in accord. Kaya mga kapatid, we believe that in unity we can draw God's anointing. So hinihiling na po natin Sister Jessica for the opening prayer. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Panginoon Diyos, sama kami naririto, Lord God, upang papurihan ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hallelujah. Pagkat naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na buhay. Hallelujah. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, na hari ng mga hari, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Kaya marapat lamang, Lord God, na kami sumamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ibalik namin, Lord God, ang kabutihan mo, Lord God, sa aming mga buhay, O Diyos, sa pamamagitan ng aming pag-awit, Lord God, ng aming pakikinig ng mga mensahe mo sa oras na ito, Panginoon. Kaya, Lord God, sa oras na ito, Lord God, itinataas namin ang gawain mo, Panginoon. Ikaw nga, Lord God, ang manguna, Panginoon, by the power of the Holy Spirit, Lord God. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa mga buong hapon, Lord God, na sinamahan mo kami. Salamat, O Diyos, sa bawat kapatiran, Lord God, na naririto, Lord God. At ang dalangin ko, Lord God, ay lukuban mo na mapagpalang dugo ni Kristo ang bawat isa, Lord God, nang walang magawa ang kaaway, Lord God, sa aming kalagitnaan, Lord God. Selyuhan mo, Panginoon, ang bawat nasulok ng lugaring ito, Lord God, ng iyong bahay-sambahan, O Diyos, nang walang anumang gawa ng kaway ang makapasok, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, sa mga gagamitin mo, Lord God, sa unahan, Panginoon. Itayo mo sila, Lord God, with the anointing, Lord God. Hallelujah. With your Holy Spirit, Lord God. Hallelujah. Magmanifest, Lord God, the power and authority of your word, Lord God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord God, ganyan din, Lord God, tinataas ko, Panginoon, ang aming kapatid, Lord God, ang iyong anak, Lord God, na gagamitin mo sa oras na ito, Lord God, si Pastor Ronald Fronda, Panginoon. Give him, Lord God, the double anointing, Lord God. Hallelujah. Your power and anointing. Hallelujah, Jesus. And mag-flow, Lord God, down to the congregation, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. And we speak, Lord God, the spirit of wisdom and revelation be upon us, Lord God, in the name of Jesus. Enlighten the eyes of our understanding, Panginoon, upang maunawaan namin, Lord God, ang mensahe mo sa bawat isa, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God, ganyan din, Lord God, sa gagamitin mo, Lord God, magli-lead in worship, Lord God, our sister Paul, Lord God, ganyan din ang aming offering prayer na si Brother Ryan, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. All for your glory, Lord God. Lahat, Lord God, gagawin namin ito for your glory, Panginoon, in the name of Jesus. We want to exalt your name, Panginoon, in the midst of us, Lord God. Hallelujah. You're the Lord of Lords and the King of Kings. In Jesus' name, Lord God, we pray, Lord God. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muli, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ngayong hapon na ito, patuloy tayong aawit at pupurihin ang Panginoon sapagkat siya ay mabuhay. Amen. Hallelujah. I wanna scream it out from every mountain top.
because you are good, and I shout because you are good, you are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good, you are good to me. My heart, yes, Lord. You are good. You are good, oh, so good, Lord. You are good. In the celebrate, Lord. We will celebrate, Lord. You are good. You are good. You are good. You are good. Salamat, Panginoon. Patuloy kaming haawit, Panginoon, Lord God. Kami sasayaw, Panginoon. We will shout, Panginoon, that Jesus is our Savior. Hallelujah, that you are good, Lord. Yes, sa hapon na ito, Panginoon. Hallelujah. Our desire is to give you glory, to give you honor, to bless your name, Lord God. Because you deserve it all, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. This is my see you.
moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, only you, Lord. Salamat, Panginoon, sa hapon na ito, Lord God. Nakita mo ang iyong bayan, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Kaya, Lord, dalangin namin patuloy, O Lord God, na mangyari ang kalooban mo sa bawat isa sa amin, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Patuloy na kami imold mo, Lord. Hallelujah, na naayon, Panginoon, sa iyong purpose sa amin, Panginoon, sa iyong mga plano sa bawat isa sa amin, O Lord. Hallelujah, Jesus. Kaya, Panginoon, maluwalhati ka, O Lord God, sa hapon na ito, Lord. Hindi kami magsasawa, Lord God, to give you glory, Lord God, to give you praises, O Lord God. Hallelujah. In every circumstances of our lives, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. We give you glory, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen.
din ng Diyos. Thank you, music team, and all the worshiper of this congregation. Magandang hapon po sa ating lahat. And ngayon po ay tayo po ay nasa third service ngayong araw. So tayo po ngayon ay aramdam yung init ngayon, ha? At sa pagpunta pa lamang dito ay talagang hindi pa nakalaghatian ng daan ay pinapawisan na. So take the heat and God will repress you. Amen. Hallelujah. At so yung palagi kong nakagawian at na nagpiprepare ng PowerPoint ngayon ay wala. To God be the glory dahil because I want to focus in the message kasi minsan nawawala ako pag may PowerPoint. So so ito just prepare yourselves for another message that will lead to us by the Holy Spirit. So as a vessel, as a instrument of God, so I'll be the one to talk what God has the message para sa hapong ito. So, maiksing panalangin. O Diyos, salamat Panginoon sa muling Panginoon na araw na ito, Lord God, na binigay mo sa amin upang makapagpuri, sambahin ka, kilalanin ka, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas namin, O Lord God. At sa muling isang linggo, Panginoon, ay nakamtan po namin ang biyaya mo, Lord God. At muli, Panginoon, ito po ang aming pagtataas sa iyo, Lord God, as we prepare another week again. Handa na naman kami, Panginoon, na tumanggap ng iyong pagpapala. Use us, O Lord, for each one of us, for your glory. And lead your message, Panginoon, to all hearts that is seeking for you, O Lord God. And contain all minds, Panginoon, kung anong mga doubts, mga question in their lives, Panginoon, and fill them, Lord God. Use me and give me strength, Lord, for your message. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. So muli ay ang mensahe po natin, so patanong po ang aking topic. So this is topical message. So we have to realize what God is preparing for us. Although we can see the world is not getting better. At sa mga bitter lang is those who don't know God. Bitter, B-I. So nagiging bitter lamang sa atin, B-E naman, because we seek God of all our needs. Ngayon sa unang araw na binigay sa atin, we will rest in the presence of God. So ito po yung ating kailangan. So I know all of us is seeking God's presence today and now. Can we live without God? Yun ang tanong. Kailangan ba, tayo po ba ay makapagpamuhay nang wala ang Panginoon? Kaya ba natin mamuhay nang walang Panginoon? So, silence is base, beast. Hindi ko na may pronounce kung best or beast. Answer for the question, ano? So we can we live without God? So ito yung tanong nowadays. So hindi lamang ito tanong nung una pa, kundi tanong hanggang sa ngayon. Because of the pandemic, maraming kumapit sa Panginoon because they suffer and they need God in their life nung nagkaroon ng mga pangangailangan na. As we Christian, we seek always God because we need Him in our life. Every day, every minute, without God, as a Christian, we cannot breathe or we cannot live without God. But to others, bakit nga ba ang tanong pwede bang mabuhay nang walang Panginoon? Pwede.
So ang magiging result ng consequence is kung paano niyo tatanggapin ang consequences. So there's a consequences if we don't without God in our lives. So tignan natin ang buhay natin kung pwede ba tayong makapamuhay ng walang Panginoon. So marami na naka-experience nito and they have proven that they are lost without God. They see their life is falling apart if they have no God in their life. They have God also kasi they believe that they don't need God. So believing is one of religion in their minds, sa lahat ng tao. Kasi we believe. Ito yung nagbibigay sa atin ng motivation na maniwala o hindi maniwala. Hallelujah. So ano ba ang kailangan ng tao? So kailangan, talaga, maraming taong namuhay na walang Panginoon. Pero alam natin, nakita natin yung mga consequences sa kanilang buhay. At very devastating sa iba na walang Panginoon. At nakita natin, kung wala ang Panginoon sa buhay ng tao, all will be shattered. Ika nga, mawawasa. Akala lang nila, kaya nilang i-control ang kanilang situation without God, with their own control, with their own knowledge, with their own strength. Ngunit, sa bandang huli, nakita natin ang mga consequences at nakita natin yung mga result of their believing of themselves. Kaya mga kapatid, we have to, kailangan natin pundasyonan to. And as a Christian, as a believer, we deliver our belief or we ipapakita natin ang ating pananampalataya sa Diyos that there's a God who sees us and control us if we want to be controlled by God. So titingnan natin. So tignan natin yung apat. So may apat tayong subtopic or sa main points or sub-points, ika nga. So, kailangan natin ng points of reference. So, ano nga ba ang kailangan natin para magkaroon tayo ng pananampalataya? So, we should seek what reference to be na maglilid sa atin. So ngayon tayo ay narito. What we are seeking for in this congregation? Ano bang nag-urge sa atin para pumunta dito sa church pa upang ano? Palawakin na ating kaisipan sa mas malaking kapamaraanan ng Diyos. So we need God's word as a reference. Jesus Christ is one of the isa lamang na kailangan nating will be point of our reference kasi siya lamang ang may akda ng buhay. Only Jesus Christ ang siyang kaisa-isang nabuhay sa mga patay at wala nang namatay na hindi walang nabuhay sa mga patay, kundi siya lamang. Kaya siya ang ating pundasyon sa ating pananampalataya. Point of reference. Kasi tayong mga tao na nandito, na kailangan natin ng referensya. May susundan tayo bilang mga tagapag mananampalataya sa Panginoong Hesus. So kailangan natin yung referensa ang kanyang salita upang maging gabay. So basahin po natin, buksan po natin ang ating Biblia. So basahin po natin ang John 15:5. So as we read, let's stand up for sa paggalang ng salita ng Diyos. Amen. Ang sabi,
I am the vine, you are the branches. If you remain in me and in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So salamat sa pagkabasa sa salita ng Diyos. Pwede na po kayong umupo. At ito po ang dahilan ng ating pagsagot sa tanong na ito. Kailangan natin na referensya sa ating buhay. At ang ating puno ay si Kristo. Kaya we should connect ourselves to Jesus Christ. Siya yung punto ng ating reference. Kaya kailangan din nating bigyan ng panahon ng ating pag-aaral na ito upang lumaki ang ating Panginoon Jesus sa ating puso't isipan. So sabi ng Colossians 1:17, yan, pakibupas, there, Mike, Mac, and He is before all things, and by Him all things consist. So siya ang naging dahilan ng creation of this world. Siya lamang. Kaya kailangan nating maging siya ang maging referensa ng ating buhay. Kung walang reference o walang gabay natin sa pananatili sa mundong ito o pamumuhay sa mundong ito, we will be lost. At marami na, the host history of mankind tells us what is the truth in life. Pag wala ang Diyos sa ating buhay. And every books na nabasa natin or nabasa natin sa buong ating buhay, makikita natin that many of history, man's history, ay nakita natin ang kanilang buhay. At iyan ang malaking nagbibigay sa atin ng kaalaman that without God, we cannot live our life in full. So, madali tayo. Amen. At ang pangalawa ng sub-point po natin is logic intuitions. So, ano ba ang kailangan natin para maging connected tayo sa Panginoon? So, logic intuition, ano ba ang nagbibigay sa atin ng pananampalataya upang makapamuhay ng wasto sa mundong ito. Basahin po natin ang Romans 8, 5-7. For thee that are after the flesh do mind the things of the flesh, but thee that are after the Spirit, the things of the Spirit. 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject the law of God, neither indeed can be. So yan ang nagbibigay sa atin ng ang flesh. So ang intuition natin is what logical yung ating yung kaisipan, yung unang kaisipan natin kung paano tayo makapamuhay dito sa mundo. Ano ba ang intuition ng maraming tao? So logic intuition, kita nyo ang mundo, if without the control of God, ang universe, I mean, pagka walang control ng Panginoon ng universe, so sa tingin nyo ba ay maayos ang universe? And even as in this earth, so maraming kaguluhan, ano? So ito yung nagbibigay sa kanila ng negative mind that there is no God. Lahat, sa lahat ng mga atheists o walang Diyos, ito yung kanilang intuition. But as Christian, as believer of Jesus Christ, we have to know
that Jesus is controlling. God is controlling our the world. Kailangan natin ilagay sa ating puso't isipan that God controls our life. Hallelujah. So, if we live in place, ito yung magiging cause. Amen? So, Romans 8:5. Those who live according to the flesh have their mind set on the flesh desire. So lahat ng nabubuhay sa laman, kung ano yung naisin ng laman, yun ang kanilang bibigyan ng halaga. Kasi yun ang naisin ng katawan. If we have the Spirit of God, so we seek God. Kaya tayo nandito, di ba? Kaya ito yung nagbibigay sa atin ng motivation or encourage ng Spirit para hanapin yung Espiritu ng Diyos. Kahit na gaano kainit, gaano kalamig, o gaano kalayo ang iglesia, pumupunta tayo because we believe we need the presence of God. Without presence of God, so the whole week na wala tayo, kita nyo, pagka wala tayong pananalangin sa buhay, hindi natin maigigwida ang ating buhay nang walang sa ayos. So lahat ng ating mga kahilingan, sa tingin nyo ba makakamtan ba natin? If we don't pray to God, as a Christian, ha? But in the world, walang Diyos. Pero nakapamuhay sila. Umabot sila ng ganung edad. Ngunit sa tingin nyo, naging matagumpay ba sila? Yes, naging matagumpay sila sa kanilang inaakala. Gano'ng kaiksi ang buhay para mamuhay sa mundong ito? At living without God, we are not surely sure that we are victorious. But lagi natin sinasabi as a Christian, if we are in the presence of God, we are victorious already. Ito ang pagkakaiba ng mundo sa mga Kristiyano. Kaya kailangan natin palaguin yung ating pag-iisip, lalo na pagbabasa ng kanyang salita. Every day, every time that we need God, pray and read His Word and memorize it. Hallelujah. So, pangalawa, yung pangatlong sub-point po natin, meaning of life. Ano po ang meaning ng ating buhay sa mundong ito? Bakit ba tayo nabuhay? So, iniisip ng iba, or unang buhay po natin, yung ating pag-iisip, ano ba ang naging, pwedeng maging buhay dito sa mundo? So, nung una pa man din, nung ako'y nasa high school, ito yung aking kaisipan. Ano ba magiging buhay ko afterwards ng aking pag-aaral? Ano ba ang kaya kong maging sa hinaharap? Ngayon, nandito na sa estadong may pamilya na ako. Ngayon, tinignan ko returning from my yung aking nakaraan. Nakita ko hindi ako ganun ka-happy doon sa mga bagay na dumaan sa buhay ko. Ngunit, contento ako because ngayon nakilala ko ang Diyos at marami akong sufferings na na-surpass ko because of Him. Sa tingin ko, kung wala ang Panginoon, I cannot lead my life a bitter or in situation. O siguro, pwede namang yumaman ako sa panahon na wala pa ako sa Panginoon. Ngunit ano magiging buhay ko sa hinaharap? Lagi ay tanong natin eh. Di ba? Pwede, kaya pa ba natin makaalpas ng ilang taon sa buhay na ito? Kung makaalpas man tayo sa ilang taon sa natin sa mundong ito, anong pwede na pwede natin asahan sa ating buhay? Kaya lagi nating hinahanap, seeking always the meaning of life. Kaya nung nakita natin si Jesus sa ating buhay,
Ito yung lagi natin hinahanap sa ating buhay. Yung makisama sa mga mananampalataya at makipagkaisa sa mga pananambahan. Lalo na sa pag-aaral ng kanyang salita, pakikinig ng kanyang salita, at palaguin ng ating pananalangin. Yung umaasa lagi tayo sa kanya. At ganun din yung relasyon na kailangan ng natin sa Diyos. Kita nyo, pagkat nung una pa man din, kung hindi natin nakikilala ang Diyos, marami tayong karakter na negatibo. Kung yun ang naging sistema ng buhay natin, siguro hindi natin malalaman kung nasaan na tayo ngayon. Maaring we are nasa, sabi nga, 6 feet below the ground na tayo. So hindi natin alam. Ngunit nung nakakilala tayo sa Diyos, hindi pa rin natin alam. Ngunit nananampalataya naman tayo. Yun ang pagkakaiba. At hindi tayo natatakot ng anumang mangyari sa hinarap because we believe that God will lead us. Kung ipapakontrol natin ang buhay natin sa Kanya, God will show us great things in our in the presence or sa ating future. Kasi ang gusto ng Diyos is bigyan tayo ng buhay na sagana at kasiyasiya. Ngunit sa tingin nyo, nung pumasok tayo sa pananampalatayang ito, ito ba'y naging masagana at kasiyasiya sa bawat isa sa atin? O marami mga testimony na kung kailan nanampalataya, doon naman ang pagsubok sa kanilang buhay. At some point of their life ay yung iba ang nag-back out o nag-backslide or nagpakusi-kusi sa kanya pananampalataya. So maraming ganong testimony. And, marami din akong kilalang mga dati kong kasama sa pananampalataya, ngunit nag-iba sila ng pananampalataya kasi hindi nila na-experience or nakita sa kanilang paghanap sa Diyos. Kasi wala silang tamang referensa. At yun ang magiging cause ng kanilang liko-likong daan. At kung tayo ay mananatili sa pangako ng Diyos as a believer, palaguin natin ang ating pananampalataya sa panalangin, pagbabasa, at pakikipagkaisa sa kanyang katawan o iglesia. So, there's a meaning in life if we seek God. And we believe na ito yung meaning na binigay sa atin ng Diyos. Gathering together, fellowshipping with each other, and showing the world that we have God in our life. Kaya kita nyo, hindi tayo natatakot na lumabas o kaya makisalamo sa kanila, that we want them to show that God is living. God is real. God is everywhere. At nakikita tayo. At yan ang meaning of life, that we have to live in God's provision. Kaya kita nyo, kahit na anong dumating sa atin, ay hindi tayo malulumo, hindi tulad ng mundo. Pagka dumaan ang sakuna, dumaan ang kanilang pagsubok sa buhay, nalulumo na sila. And miserable thing na nangyayari sa buhay ng tao, they kill themselves because of there's no belief or there's no faith sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, we have to strengthen our belief in God. Kita nyo, bakit ibinigay ng Diyos ang ganitong tanong sa ating buhay? So hinahayaan ng Diyos na tayo ay because God, in the presence of God, we have freedom. So huwag natin gamitin ang ating free will sa ating kagustuhan. Use this free will in serving God. As kung ano ang nakikita nyo sa mga leaders and mga pastors, as we serve
the congregation or people of God, ito yun. And even nakukuha na nga yung time for the family. Ngunit we believe that if we serve God, God will show us great things in our family. So kita nyo, pagka may mga bagay na kailangan natin, nauuna na minsan sa membro ng family na natin na hindi natin inaasahan. Sometimes, we ask, kumbaga sa finances, tayo ang nangangailangan, ngunit ang binigyan ng pagpapala sometimes sa ating asawa, sa ating anak, o sa ating mga kapatid o kamag-anak, at tayo ang dinaluyan ng pagpapalang yun. Kaya yung favor, we don't sometimes, kahit na tayo nangangailangan, God will use people around us to bless us. Kaya kita nyo, pag wala ang Panginoon sa buhay natin, ano ang nasa isip ng tao? Kaya maraming nagpapakahirap na maghanap buhay, pumunta sa ibang bansa, mangamuhan. Because yun ang kanilang need na kanilang pamilya, at yun ang nasa isip nila, that that they have to work. Ngunit pag wala ang Diyos o walang guidance ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, they will surely perish or mawawala sila sa tamang landas ng buhay. At marami na tayong nakita sa mundong ito, and even this pandemic, marami rin naging dispirited. Maraming nagpamatay, maraming umalis sa kanilang lugar because of shameful, or nawala ni rin ang kanilang pamilya. Nagpalaboy. Ngunit kung tayo, kita nyo, madali nating tanggapin ang sitwasyong mabigat sa atin because meron tayong Diyos. At sino yung mga nakakatanggap nito ay yung mga taong may Espiritu ng Diyos, of course. Kaya salamat sa Diyos sa biyaya niyang ito, that we have the meaning in life, and that is living with God. So basahin natin ang 1 John 5:15 to 17. 1 John. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petition that we desired of Him. If any man see his brother sin, a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them. That sin not unto death, there is a sin unto death. I do not say that he shall pray for it. So, basahin ko sa aking version. 1 John 15. Amen. Amen. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world is lust of flesh, of the flesh, the lust of the eyes, and the lust of pride of life, comes from the Father, but from the world. 17. The world, it is not desire, its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. So, meaning of life is seeking God's presence. Ito yun. If we have God in our life, we will live forever. But if we don't have God, we live short. So may illustration ako mamaya showing that kung ano ang position natin in our beliefs. So pupunta muna tayo dito sa pang-apat na sub-points, destination of death.
or life after death. So ano ba ang ating nasa isipan bago pagkatapos nitong buhay na to dito sa lupang ito? So hindi ba natin ini-entertain ito sa ating kaisipan pagka tayo nag-iisa or sometimes nagbigay sa atin o na-struck ang ating kaisipan into this matter, yung tanong na ito? Destination of death. Ano ba saan tayo pupunta pagkatapos na buhay na ito? So maglilid sa atin sa ating tanong yung bagay nito sa landas ng pagkilala sa Diyos. Kasi wala tayong kakapitan, wala tayong masasabing pupuntahan pag wala ang pananampalataya sa Diyos. Destination. So, kailangan nating, ako actually, ang experience ko ay ito, kung bakit ako nagpatuloy sa pananampalataya, because I don't want to look my life short. And this short life, ay ayoko nang hanggang dun lamang. Kaya may sinisik ako doon sa aking destination ko after death. At gusto kong makita yung paraiso, because the word paradise is cannot be seen in this land, in this earth. Kaya itong lagi kong intuition sa aking isipan. I want to go in the paradise. Kung saan yung mga taong nagsasabi na may paraiso at nasaan yung paraisong yun. Gusto kong mapuntahan. Kaya ito yung nag-lead sa akin na nag-straightforward ako dito sa pananampalatayang ito, because I want to seek that destination in my life after death. Kaya God is showing us kung anong mas magandang destination. Kaya mga kapatid, itong yung four sub-points na ito, ito yung magbibigay sa atin ng pananampalataya that we are in the best place than serving God, than kung nawalang Diyos. Hallelujah. Nakikita ko ang mga mukha niya. Nahihirapan ako mag-explain. Nainita na, lumalabas na yung buti-buti sa aking mukha. Hallelujah. So, salamat sa Diyos that makita natin. So, buksan po natin ang Matthew 7, 13 to 14. Enter ye. Basahin ko na lang sa version ko. Wala ka bang NIV? Mark? So, dito ka na lang. Sundan nyo na lamang po dyan sa overhead po natin. Matthew 7. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it, but small is the gate and the narrow the road that leads to life, and the only a few find it. So, yung mga nagsisik doon sa narrow gate, ito yun. So, binibigyan na tayo ng kaisipan para makita yung tamang landas na tatahakan natin. At nakita po natin that the wider that gate is sa mga pleasuristing dito sa buhay na ito, ito yung magbibigay sa atin ng kamatayan. Ngunit doon sa pagpapagal natin na umatid, sumama, at makiisa, na gano'ng kahirap yung gawain ito instead na tayo namamahinga sa ating mga pansariling naisin sa buhay, pumupunta sa park o pumupunta sa ibang lugar para mag-repress o mag-unwind. But we are here na nagpapalakasan sa
salita ng Diyos. At salamat sa biyayang Diyos na we are called by God. At salamat sa Diyos dahil tayo ang tinawag at hindi sila. Kung sila ang tinawag, sila ang nandito, hindi tayo. Kaya tayo magpasalamat sa Diyos, di ba? So, makita ko man lang yung mga mukha nyo nakangiti kasi tayo tinawag, hindi sila. Amen. So, yan po yung meaning of life. Kung bakit tayo narito, nagpapalakas sa Diyos. Amen. So, basahin din po natin ang John 14, 21 to 24. This is my last verse. John 14, 21. Whoever has the command and keeps them in the one who loves me, the one who loves me will be loved by my Father. And I too will love them and show myself to them. So Jesus Christ is speaking. So ito yung pangako ng Panginoon that we can see the Father if we keep the words of Jesus Christ, our God. Kaya kung tayo mananatili doon sa pangako ng Panginoong Hesukristo, that Jesus Christ will come soon to meet us in flesh, and that be the time of rapture, at doon natin makikita ang paraiso na tinatawag ko. So I want to believe that nakuha nyo yung, na-catch nyo yung topic. Because this topic will lead our mind into this mga tanong na ito sa ating buhay. At yun ang magpapalinaw sa atin. If we want to seek the paradise or yung pangako ng Panginoon, love His word, love His command, and love your enemies. So tayo dati magkakaaway kasi hindi ta. Ang dami kong laging na-chachaw dyan sa labas, ngunit hindi sila nag-chachaw. Hindi ko alam kung galit sila or ayaw nilang mapansin sila. So as a Christian, and even tayo hindi batiin, tayo bumabati because we want to project that God is in us. At tayo Kristiyano. Kaya pagka tayo tinanong, anong relation mo? Christian. Baka sabihin nila, ay, baka hindi halata. Kaya lagi tayo, kaya nagbibigay tayo ng, tawag nito, yung good vibes sa mga taong nakakasalamuhan natin. Wow. Yung mga terminologies ng mga mahilig sa showbiz. Good vibes, yan. So, mga kapatid, this is, hindi nagkataon, hindi nagkataon o ika nga ay aksidente ang mga bagay sa ating mga sitwasyon sa panahon na ito. But God is leading us. Kailangan lang nating buksan ang ating kaisipan sa deeper meaning of life. Kaya sometimes we suffer because ayaw nating i-accept. Kasi God is teaching us the message. Kaya kailangan mo lang buksan ang isip bago bago pumunta sa puso. Kailangan mo na mag-penetrate sa isip mo. Open your mind sa malaking kapamaraan ng Diyos. Huwag tayong maging bitter words after ng ating mga sufferings. Kasi maraming Kristiyano din na dumaan sa pagsubok, ngunit dahil sa kanilang nararanasan, they abandon their faith. Kaya yun ang maglilid sa kanila sa destruction. Kaya be still, know that He is God, that He loves you much than you love Him. Kaya mahalin mo ang Panginoon. Kaya kahit na hindi mo maintindihan ang preaching ng pastor na yon, kailangan mo mahalin. Amen. So, salamat sa Diyos at God give me opportunity to preach His word. So, thank you sa pagpapala.
sa nag-iisang nag-amen. Hallelujah. So, bago po tayo matapos, I want to show you an illustration. Yung tatlong mukha ng buhay dito sa mundo is, so, nawala yung aking, ano, kasi kanina, naghanap po ako ng illustration. Matagal na itong illustration sa isip ko, but hindi nagbigay sa akin ng ano yung presentation na ito kasi I want to give you a clarity of this message. So okay, itong halaman na to is isa. Isipin natin that this is mushroom. Mushroom, alam niyo mushroom? Hindi maraming room, ha? Mas, hindi po yun. Mushroom, yung kabute. Yan. Yung fungus po yun, ha? Hindi, walang buto, walang pinagmulan. Basta tumutubo lang yun. Pag sinabing mushroom, yan. Amen. Tapos, ang isang bagay na pangalawa is, so gold. Yan, gold. Because people reach stepping stone to lead them into popularity, position, and gold standing in this land. Kaya gold. So pangalawa na symbols or material. So the third material will be the Word of God, the Bible. Mushroom, gold, and the Word of God. So, as Christian, alam nyo na pupunta ng ating mensahe. So, this mushroom, mukha siya mushroom din eh. Hindi, alaman siya, alaman. Yung mushroom, di ba, isang kabuti na tumutubo lamang, walang pinagmulan, walang buto, walang sanga na pinanggalingan, basta tumubo lamang siya. And this mushroom is somewhat, makita natin that may buhay. Malaki, or sometimes makita po natin yung ibang mga klase ng mushroom, may mga benefits, health benefits din. O sabi nila, mas ang mga organic herbs na tumutubo na nagbibigay health sa tao. So yun ang kanilang kaisipan. Oo, pwede rin. Dahil because of the science, nakikita nila ang benepisyo ng isang plants or any material in this earth, di ba? So pagka naapakan ng isang tao yung magsasaka kasi mostly sa bukid ano. So namatay, nasira. So tingin niyo, mabubuhay pa kaya 'yon? Mushroom na 'yon? Hindi, di ba? So wala, short lang. So tulad nung illustration about sa mahabang lubid. So ganito lamang yung kasi yung buhay ng tao. Ngunit yung life eternity, gaano kahaba yun. So, ganun din, tinitignan natin ang buhay, wag po nating bigyan ng saysay yung ating, walang saysay doon sa pagbuhay, pamamalagi natin sa mundong ito, na walang saysay. At yung pangalawa, tatlong mukha ng tao ito, yung kabuti, yung gold, ito naman yung iba ay inahanap ito dahil ito yung kilala, expensive, in sa fashion, in sa internet, in sa basta maraming in. So, ito yung pinapasukan ng karamihan ng mga tao. Gold. This symbol is ito na yung gate na sinasabi na malaking gate para sa isang mukha o isang destination ng tao. And this is ang Bible, yung third object natin. Marami ring believers na ngayon dahil because of marami na nagpapahayag ng salita ng Diyos. But one of the cause, yung iba naman ay maling interpretation. So, kung
itong magiging ano, ngunit titingnan natin that this third object is way to the light eternity. The gates of eternity, the desire of an destination of our spirit or mind, yung paradise na pupunta natin, pero maliit ang daan. Ngunit kailangan nating tingnan itong view na to. As a Christian, we know that this is important to all believers, the Word of God. But ganong kahirap naman ipamuhay. Madaling mabuhay sa mundong ito. We have the short life in this earth. And the intuition of all people is to have great position in life. Good. But seeking God's promises, we cannot see in this lifetime. We can see only the glorious part of our life and our faith if we see the fullness of God's word in our hearts. So, the two objects in nanauna is invalid because parehas din silang kabuti. Maiksi. So, sino pipiliin natin? Maraming naniniwala sa salita ng Diyos. Ngunit may active na command ang salita ng Diyos. We have to actively use it and work on it sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi kahit naman maniwala tayo, kung hindi natin papamuhay, wala din. Kaya something to be kailangan natin ma-realize sa ating buhay that we have to work on it. Mahirap ang daan papuntang langit sa paraiso. And we know all that. We all know that. Kaya kailangan nating gawin. Kaya tayo nagpapakahirap pumunta rin. Nagpapakahirap ba kayo pumunta rito sa iglesia? Dati-rati ang buhay ng medieval era, ay napakalayo po ang iglesia. Mahirap mananalangin ka lang po, akyat ka pa ng mundo. Ngayon, sa panahon natin, we have the Holy Spirit. Now, in our side, tingnan po natin maigi ito. Kasi pwedeng magsalita tayo ng mga good things to help our spirit sa pananampalataya. Ngunit hindi natin actually nauunawaan. Kaya marami pa rin nagbabackslide or kaya nag-step backward because of their maling pag-iisip, interpretations sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, gladly and magpapasalamat tayo sa Diyos that we are called. Anahanapin na lang natin na nawa tayo ang piliin ng Diyos. So hindi pa tayo pinipili ng Panginoon. We are yan, commercial. Amen. Bigyan nga po natin ng palakpak ang Panginoon. Amen. Amen. So, nahirapan ako dahil pagsalita ng salita ng Diyos. Because it's not spiritually actually. Kahit na tayo ay hindi kagalingan, ngunit God chose us to deliver His word. So, it's up to you. I did my part, kahit na nagbakal-bakal ako ng marami, nasa sa inyo. Kailangan po ilid lamang kayo dito sa salita ng Diyos. So we have to open our hearts widely sa mas malaking kapamaraanan ng Diyos sa ating buhay. Maiksi na lamang panahon para makamtan natin yung desire natin of the paradise, yung paraisong pangako. Kaya, gano'ng kainit ngayon, so we have to bear one another's in faith, in love, and in the accordance of the Word of God. And this is will bind us to the true faith. So
we cannot live without God, and this is for sure. Amen. So salamat sa Diyos. Amen. Tayo ano, manalangin. O Diyos, salamat O God sa pribilehiyo, Panginoon, na muli makapag-aral. Salamat sa iyong mensahe, O Lord. At Panginoon, nawa ang bawat nakinig ng iyong salita, Panginoon, makita nila, Panginoon, ang malaking mensahe sa bawat isa sa kanila, O Lord, at sa bawat isa sa amin, O Lord. At muli, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, ang lumukob sa amin, Panginoon, at gumabay sa tamang landas ng pananampalataya at mamuhay sa mundong ito, Panginoon, ng kaakibat ang iyong salita, Panginoon. O Lord, pagpalangin mo bawat isa sa amin, O Lord God, ikaw mataas sa aming buhay at ikaw lamang, Panginoon. We cannot live without you, Lord. And have the full control of our soul, Lord God. Lord, every time, Panginoon, that battles come into our life, Lord, step in and guide us and help us, Lord. Because we cannot win the battle without you, Lord God. And thank you, Lord, for your love. In Jesus' mighty name, amen. So tinatawagan ko ang music team to give us one song before. Before tayo mag-offering. Hallelujah. Tayo tumaya. Desire to honor.
Amen. So ulitin ko po. I am the way, the truth, and the life. No one comes from to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. O dakilang Diyos, salamat Panginoon that you called us out of nowhere. At salamat Panginoon because this is the privilege that we have in you, Lord God, in serving you. And we thank you, Lord, that you love us, O Lord God. At muli Panginoon, nahihatid na po ang iyong salita. Lord, give us more of your words, Lord, and lead us into your presence, Lord God. As we seek you more and more of every day, Lord God. Panginoon, and we thank you for all of these things, Panginoon, na binigyan mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa biyayang ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. So tinatawagan po natin si Brother Ryan to lead us into offering prayer. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 To God be the glory. Nakikita po natin, napakaganda na po ng ating tithes and offering box. Amen. At napakalaki na po na pinagbago ng ating church. Amen. Napakaliwalas na po, lalo na po ang ating office. Nagmukha na pong office. Amen. Dahil po yun sa inyong pagiging tapat sa pagbibigay. Amen. Kaya po marami pong salamat sa patuloy niyong pag-ibig sa Panginoon. Amen. At magpatuloy po tayo. And I believe, kagaya nga po ng preaching ni Pastor Chris kanina, na there's a reward. Amen. Kung titingnan din po natin sa Old Testament, kung makikita po natin yung mga Israelites, ang kanil, yung after ng mga battle, there's yung meron silang yung pang, ano tawag doon, nakukuha doon sa mga nakoconquer nila. May right word po doon, hindi ko makuha yung kanilang plunder. At yun po, kung tayo naman po, as long as sinusunod nila ang sinasabi ng Panginoon, yung instruction, yung command ng Panginoon, ganun din po tayo. As long as tayo sumusunod sa Panginoon, nagiging tapat po tayo sa Panginoon, nandun yung ating reward. Amen. Amen. Kung sa ngayon, hindi mo pa nakikita, pero ay bilib ang Panginoon po ay hindi sisira sa kanyang pangako. Ang salita niya ay salita niya. Amen. At yun po ang ating tinutungan. At na doon po, naka-attach yung ating pananampalataya. Kaya po, huwag po tayo manghinawa na maging tapat at sumunod sa Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Among Diyos, O Lord God, sa kalangitan, truly, O Lord God, that you love us, O Lord God. Hallelujah. At tunay, O Lord God, that you have given us everything, O Lord God, that we ask, O Lord God. At alam na alam mo, O Lord God, ang aming pangangailangan, Lord. Kaya maraming salamat, O Lord God. Maraming salamat sa mga trabaho, sa kalakasan ng katawan, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God, sa iyong pag-iingat, higit sa lahat, O Lord God, na kami pinili mo, O Lord God. Kaya sa oras na ito, O Lord God, hallelujah, bilang tanda, O Lord God, namin pagmamahal sa iyo. Alam namin ito, O Lord God, sa iyong harapan ay maliit. Ngunit ito, O Lord God, mula sa aming mga puso, O Lord God. Ito'y aming iniaalay, O Lord God, sa iyong panan, O Lord God. At gamitin mo, O Lord God, ang mga salaping ito, O Lord God, these tithes and offering, O Lord God, for your glory, O Lord God, at pagpatuloy na pagpapala, at ang iyong presensya, O Lord God, ay maging mayaman sa bawat isa sa amin, O Lord God. Thank you, Lord, and we love you, Lord. Jesus' name.
Tinatawagan na po natin si Pastor Randy for the benediction. Amen. Praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat Pastor Ronald sa napakayamang mensahe ng salita ng Diyos. At tunay nga na sa paano to, how can we live without Christ? We are nothing. We are nothing. Because the Bible said, kung hiwalay tayo sa vine, ang branches hindi makakapangamunga. Patay. At take note, ang branches ay nakadepende sa vine. We are nothing. We are nothing. At nagrema sa akin yung tanong na, what is your purpose? Ano ang purpose? Bakit narito ka? Ano nga ba ang meaning ng life? Walang kwenta ang buhay kung wala si Kristo sa iyong buhay. Because Jesus is alive. Jesus is alive. Siya yung buhay. He is alive. He is alive. He is alive. Hallelujah. What is the meaning of life? Knowing God is the meaning of life because He is the author of life. John 17:3, and this is the eternal life, that they may know you and the only true God, Jesus Christ, whom you have sent. The meaning of life is not based on the things we see in the world, for the life is more than food, and the body is more than cloth. What is the meaning of life? Kumusta tayo mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya nga sabi ni Pastor Ronald, maaari tayong mabuhay. Buhay nga lamang. Kung wala at hindi tayo nakaataka sa pinagmumula ng buhay, your life is meaningless. But the good news is this, huwag kang hihiwalay sa Panginoon. Father God, we thank you and we love you, O Lord God. This is the reason why we worship you. This is the reason kung bakit kami nabubuhay, is to glorify your name, is to bear much fruit. Pura Santa. Lord, katulad ng isang sanga darating sa aming mga buhay na may tatalyahin ka. Meron kang puputulin, O Lord God. Ngunit sa panahon ng pagputol na ito, Panginoon, makikita na mas lalo kaming mamumunga. Lord, putulin mo ang mga bagay, Panginoon, na hindi nagiging kalugod-lugod sa amin. Ang mga bagay, Panginoon, na hindi kami makapagpatuloy. Ituloy mo, Panginoon, patuloy sa amin ang buhay, ang meaning ng buhay. At kung bakit kami nabubuhay sa mundong ito, dahil meron kami, Panginoon, misyon at layunin, ay ipahayag ang iyong salita sa maraming mga tao. Gawin mo kami, Panginoong alulod, at makita sa amin ang fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, and the Holy Ghost. Kurasan na rakamasang ay maranasan ng bawat isa na narito ngayon, Panginoon. Ang iyong mayamang pakikipisan ng iyong Espiritu ay sumakanilang lahat. Bibigay ko ay gagawad kong benediksyon. Tanda, Panginoon, Lord God, I release life, I release healing, hallelujah, sa kanilang buhay. Physical strength. Bless the tithing offering, bless your people. Hallelujah. And this is the benediction, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance upon you. And give you praise in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The people of God say amen. Say amen. Are you ready to give hallelujah? The victory song? Come on. I sing because of you.
We are here to worship the Lord. So get ready. Pwede pang isang pampabuhay. Yung kung kayo'y nakarinig nyo ang mensahe, God is the God of life. So, meron ba ditong mga buhay na handang umawit sa Panginoon? Go, come on! Get ready! Iganyan nyo nga yung inyong mga paa. Come on! Woo! Hallelujah! Itaas ang dalawang kamay! Hallelujah! Woo! Are you ready? Amen! Say it! I'm ready! You po to remind bukas po ayan sa ating mga teachers dito sa church po tayo para sa mga sa ating first BBS. Sino pong naniniwala
na bukas pa lamang, ngayon pa lamang magtatagumpay na ang BBS. Say amen. Hallelujah. So, alagaan po natin ang panalangin. Ibinang mga